mahusay na rin natin muna ngayon, no, from the president ngayon yung ibang situationer sa iba pang lugar na apektado nitong bagyo, katulad diyan sa Marikina kung saan apektado rin ng baha ang maraming residente. Baka kausap po natin sa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Chodoro. Magandang hapon po, ay magandang umaga po sa inyo, Mayor. Maulan na umaga sa ating lahat at inaasahan natin ang pag-iingat ng marami. Mayor, kamusta po ang sitwasyon diyan? Kanina po may nagulat na rin tungkol dun sa alarma, pero ano po ulit ngayon at this very moment yung alarm diyan sa Marikina River? Second alarm pa rin tayo, preemptive evacuation. Yun nga lang, kanina yung nasa 16.5 meters ang water level, umabot na ito ng 17 ngayon. Dahil tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan. 165 millimeters ang rainfall count natin. Napakataas nito. Kaya yung pag-iingat ay aming ina-advise sa lahat. At maging mapagmasid, kung kinakailangan talagang lumikas na sa inyong lugar, ay lumikas na. Yun nga lang, napapansin din natin na may mga gutter dip na tubig tayo o flooding na nakikita na ngayon. Ibig sabihin talagang punong-puno na yung ating river system. Kung magpapatuloy po itong pag-ulan, ano po ba ulit yung alarm na kailangan? Kasi sabi nyo ngayon, preemptive evacuation. Ano po, Mayor? 18 meters ang ating force evacuation. Sa ngayon ay bukas na lahat yung ating evacuation center. Hindi pa ito puno. 117 families yung huling bilang namin na nasa mga evacuation centers natin sa iba-ibang lugar. Pero nakahanda tayo para tanggapin kung sino man yung mag-evacuate pa. Sana ay ang Marikina River ay na-dredge naman at lumawak at lumalim ito. Kaya hindi katulad dati kung ganito kalakas ang ulan at ganito katagal na ang pag-ulan. Talagang maraming bahay na ang nakalubog dati. Halos buong komunidad na namin ay nakalubog. Pero sa ngayon naman ay manageable pa, pero sana tumigil na. At kung di man titigil, handa naman tayo. Mayor Andre Felix po to, magandang maulan na umaga nga po, sabi niyo po, Mayor. No? Update po, 17.17 meters, sabi niyo po, second alarm. Tapos pagdating ng 18, doon po ililikas. Ano-ano po yung mga lugar na sa Marikina na lubog na po sa baha, Mayor? Itong Doña Petra sa barangay ng Tumana, meron na. Itong Katipunan Extension, Lilac, Sumulong Highway, Hill Fernando, itong Mountain View Village. Ito, ina-advise namin na huwag nang daanan ng mga sasakyan dahil mataas na yung tubig dito. Ito yung lugar na malapit sa Valente Creek dahil ang problema namin ngayon isa ay yung Antipolo at yung Kainta ay napakalaki ng tubig na dumadaan galing dito papunta sa Marikina. Kaya binabaha rin yung mga lugar na ito. Yung Provident po, pinag-iingat din natin dahil nakita natin, nagsisimula na rin yung kahit paano ay makapansin tayo ng pagtaas ng tubig. Alam naman natin ang mga taga Marikina ay sanay naman po sa ganito, no? Yung ibang areas kasi diyan si Maui taga Marikina. Yung ibang areas diyan alam ko kasi may mga kamag-anak din ako. Nagsusubside naman po agad yung pagbaha doon sa ibang areas. Pero dahil nga ito po eh tuloy-tuloy yung pag-ulan, baka mamaya yung hindi maging kampante yung ibang residente. Ano po ba yung mga talagang gusto niyong ibilin sa paalala sa kanila? Ayaw nating maging kampante. Ang totoo nitong mga nakaraang taon o nakaraang buwan, hindi naman nagkaroon ng pagbaha sa Marikina. Pero mabuti na rin yung nakahanda tayo. Mabilis naman din, bumababa yung tubig baha. Yun nga lang, ngayon ay wala tayong nakikitang pagbaba dahil nga papataas ito dahil nga doon sa patuloy na malakas na pag-ulan. Hindi lang dito sa Marikina, kundi sa paligid ng Marikina. Ito nga nasa labas ako ngayon, tinitingnan ko yung kaulapan, talagang madilim pa rin pero nakikita ko it's a moving cloud naman. Sana tumigil na ito. I think ako, Mayor, nagustuhan ko lang yung sinabi natin na huwag tayong magpakampante. Napakarami na kasing pagkakataon dati, no? Kami pa nila Angel. Ang nagagawi din talaga kami sa Marikina noon po, dahil lalo na pag ang pagbaha, para tayong ginugulat niyan . At yan ang ayaw natin, talaga gusto nating maiwasan. So, Mayor, maraming salamat po sa inyong mga paalala. Yung kanina binanggit niyo... Salamat.
Yung binanggit yung mayor na ready naman kayo just in case magkaroon ng forced evacuation, may kailangan pa po kaya yung LGU or from the national government or any assistance po, mayor? Kanina ay nangipag-ugnayan na kami kay na Secretary Abalos ng DILG para kung sakaling kakailanganin namin ng dagdag tao para sa pag-evacuate. Kami naman ay may mga contingency measures na ginagawa at coordination. Ganun din sa DSWD, ipapasalamat kami ngayon kasi nakapreposition na rin yung ating mga food packs pag kung sakaling kakailanganin ito. Maraming pong salamat kay Marikina Mayor Marcy Chodoro. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.